Magandang gabi, bayan. Teka, hindi ito TV Patrol. Ito ang Patrol ng Pilipino. Ito ang Part 2 playlist featuring ang mga gawa ng batches 5 to 7 na aming mga Patrol ng Pilipino interns. Kahit estudyante pa lang, sumasabak na ang ilan sa mismong pagkukwento at pagbabalita gaya namin. Isa ka rin bang campus journalist sa nagbabagong panahon at pamamaraan ng pamamahayag? Relevant pa rin ba ang campus journalism? Alamin ang iyong mga karapatan at tungkulin na ihahatid nila. Uy, Marian, ang ganap! Anong latest? Teka, hindi ako malites, no? Campus journalist ako. O ito, dyaryo, magbasa ka nga. Writing, photojournalism, o broadcasting. Yan ang ilan sa mga ginagampanan ng isang campus journalist. Sila ang nagko-cover ng mga importanteng events sa paaralan, updated rin sila sa mga nangyayari sa bayan. Pero sa kabila ng pagiging campus journalist, kakibat din ito ang iba't ibang mga problema na nangyari sa lipunan. Kamakailan lang nag-viral sa social media ang picture na pinost ng isang student publication tungkol sa mga estudyante ng UST sa harap ng convenience store. Sari-sari ang reaksyon ng mga netizens sa social media tungkol dito. Para sa ilan, ang pag-takedown sa post ay paglabag sa karapatan ng mga estudyante sa malayang pamamahayag. Pero, ano nga ba ang karapatan ng isang campus journalist? Karapatan kong kumilapis, maging critical, at maging malayang boses. At ang lahat ng kani-kanilang opinion mapalabas man ng lipunan or sa loob ng eskwelahan. May mahalagang papel ang periodismo pang campus sa pagbabago ng lipunan. Kasi yung mga campus publication ay bahagi ng tinatawag nating alternatibong media na inaasahan natin magbigay ng mas malalimang pagsusuri. Mayroong batas para sa campus journalism. Ito ang Republic Act 7079 o ang Campus Journalism Act of 1991 na na-introduce ni dating Senador Orlando Mercado at naisabatas sa termino ng dating Pangulong Cory Aquino noong July 5, 1991. Now I come from media. I come from my days of student leadership in college and in high school. Responsable at malayang pamamahayag sa campus level ang pangunahing gampanin ng batas na ito, na layang suportahan at bigyang proteksyon ang mga campus journalists. Ayon sa batas, hindi pwedeng ma-expel o suspende ang isang campus journalist dahil lang sa nasulat o kailangan niya sa student publications. Mayroon mga bagay-bagay na pwedeng sinasakal at ikinokontrol ng mga school authorities o mga newspaper. Kaya gusto lang makarinig ng mga mabubuting artikulo. We wanted also to protect the rights of students to be able to speak out and criticize and rights against abuses of human rights. Isinusulong din sa pamamagitan nito ang critical and creative thinking skills ng mga campus journalists. Pangunahing component nito ang student publication na printed materials na independently published ng mga mag-aaral. Mahigit kumulang 104 years ng buhay ang campus journalism sa bansa. Patunay nito ang kauna-unahang National Schools Press Conference na ginanap noong 1920. Pero sa mga nagdaang panahon, malaking hamon sa campus journalists ang editorial independence o kalayaan ng editors ng campus publication na magdesisyon at maglathala ng mga sulatin nang hindi pinapakialaman ng kanilang paaralan. Relevant pa nga ba ang campus journalism ngayon? Through campus journalism, we are able to promote, to teach those who are in the higher education institutions about speaking up for truth, about the integrity and honesty that we are pushing for. The CEGP has reported over 1,000 cases of campus press freedom violations, but the Campus Journalism Act has no penalty for these attacks, and even so, there is no mandatory funding or even mandatory establishing of student publications in our universities. Dapat mawala yung kultura ng contest orientation sa pagtuturo ng periodismo, kasi nga dapat ang mas tinuturo natin paano magsiwalat ng katotohanan, how do you speak truth to power, at syempre yung critical na pagsusuri. May ilang bills na ang na-file sa Kongreso. Nilalayon ng panukalang batas na ito na mas mapatatag ang proteksyon ng mga campus journalists.
tulad ng automatic release o pagbigay agad ng subscription fees sa mga student publication para magamit na nila. At pagmandato sa Commission on Higher Education o CHED, TESDA at DepEd na mag-sponsor at mag-supervise ng press conferences. Kasama pa rito ang pagbibigay ng legal assistance sa student journalists na may kasong press freedom violation. Pagpataw ng penalty sa mga pumipigil sa kalayaan sa pamamahayag na maaaring makulong hanggang 5 taon at multa mula 100,000 pesos hanggang 200,000 pesos. Pero hindi na lang limitado ang saklaw ng campus journalism sa loob ng paaralan. Ngayon, naaabot na nito ang iba't ibang platform kagaya ng internet at social media. So there is a real need to amend. Tandaan po sana natin ang paglaban at paninindigan para sa press freedom ay bahagi ng ating ethical na obligasyon. Maligpit na pagtanga natin sa ating panulat ang sharing magpapalaya rin sa napakarami pang mga hindi lamang ng ating mga mamamahayag kundi ang ating mga estudyante. Mahalaga ang papel ng Campus Journalism Act at ng mga panukalang batas para protektahan ang karapatan ng mga campus journalists sa malayong pamamahayag at mabigyan pansin ng mga pagbabago sa paraan ng pamamahayag kasabay sa pag-usbong ng teknolohiya. Tandaan, ikaw, ako, tayo ay bahagi ng responsable at malayang pagkakwento. Kayo, ano sa tingin nyo ang mga dapat manggawin para mas maprotektahan pa at mapagyaman ang malayang pamamahayag sa inyong mga campus? Iwanan sa dilim! Usapang safe space naman tayo. Ikaw, anong karanasan mo sa pagkocommute? Dahil siksikan sa mga pampublikong sasakyan, nagkakaroon ng mga insidente ng sexual harassment na hindi lang limitado sa pisikal, ha? Kung maging biktima, anong dapat mong gawin? Yan ang inalam nila. Paano kung makatabi mo si the one sa iyong pagbiyahe? Si the one na magbibigay pala sa'yo ng trauma? Trauma? Naramdaman mo na bang maharas sa pampublikong sasakyan? Hindi ko alam eh. Misip kasi sa Jeep, hindi naman natin may iiwasan na masyadong madikit sa akin ng katabi ko. Harassment na ba yon? Well, kung may inappropriate touching o panghihipo at panggigit-git sa maselang bahagi ng katawan, oo. Pero alam mo ba, hindi lang physical acts ang considered na pambabastos. Tama. Dahil ang catcalling, sexualizing jokes, at paulit-ulit na pagtanong ng details at pati na rin ang nakakabastos na pagtingin ay forms of sexual harassment. OMG! Biktima pala ako! Ayon sa LTFRB, ang mga kadalasang reklamo na natatanggap ng kanilang ahensya ay mga kaso ng panghihipo, pagtawag ng iba't ibang pangalan o catcalling, at pangaharas na nangyayari sa mga public utility vehicles o PUVs. Kadalasan kong narireklamo yung kasikipan ho sa loob ng mga pampublikong sasakyan, so hindi ho maiwasan na talaga hong nahahawakan, nahihipuan po yung mga masiselang bahagi ng ating mga complainant, which is more po mga kababaihan. At kapag intentional po yung nagiging pangharas sa kanila, doon na po ito pumapasok sa ating complaint desk. Kahit sino ay pwedeng maging biktima na hindi inaasahan, kagaya na lamang ni Thea na nagkaroon ng traumatic experience sa pag-commute. Yung left hand niya na kamay, nadidikit po dun sa legs ko. Doon na po ako nagsimula na mag-weirduhan sa kanya. Position pa lang po ng kamay, no? Tapos yung magtutulog-tulugan po siya, pero yung kamay niya po gumagalaw. Hindi madali ang pinagdaraanan ng nagiging biktima ng sexual harassment. Maaari itong magdulot ng iba't ibang mental health problems. Katulad po ng galit, takot at lungkot. At ang mga nabastos din po ay makakaranas ng guilt at yung self-blame na tinatawag. May tendency po na sisihin pa nila ang kanilang sarili kung bakit sila po binastos. Actually, ang pambabastos pwede din itong mag-cause ng trauma, ng depression, at maaaring bumaba din ang self-worth, no, ng isang tao na nabastos o ng biktima. Pero sa kabila ng mga negatibong epekto na to, marami pa din sa ating mga commuters ang nakakaranas ng pambabastos sa ating mga PUVs. Pero hindi dapat maging norm ang sexual harassment, dahil kahit anong kasarian ay hindi ligtas dito. Pero huwag ka mag-alala dahil protektado tayo ng batas. Talaga? Paano?
Ang Safe Spaces Act or ang Bawal Basus Law RA-11313 ay may layong parusahan ang gender-based sexual harassment sa pampublikong lugar, maging sa trabaho o pati na rin online. Ito ang mga considered na paglabag sa batas na ito. Kapag ang biktima po ay nakakaramdam na ng pangamba at pakiramdam niya hindi na siya ligtas doon sa sitwasyon, sa pampublikong sasakyan, sa lugar, of course, pwede na po itong ireklamo. Ibig sabihin, mapapisikal man o hindi, ay pwedeng maging uri ng pambabastos. Para sa mga offenders na ayon ng parusa sa uri ng pambabastos at sa kung ilang beses ginawa ang paglabag. Diba sabi ko naman sa'yo, protektado tayo ng batas? Kaya bawal ang bastos. Teka, anong gagawin ko kung sakaling may experience ko to sa jeep, sa bus, or kahit yun sa kanto lang? Takot po ako na sumigaw or magsabi, i-call out yung ginagawa niya. Talagang na-shock po ako that time nung ginagawa niya po yun. Tapos nanginginig na lang po ako nun, parang hindi ko na po talaga alam yung gagawin ko. Gusto ko na lang po bumaba. Oh no, no! Hindi dapat ganyan! Ayon sa LTFRB, hindi lahat ng kababaihan ma may kakayanan sa self-defense, di ba? Pero again, kung alam ho natin yung mga hotline ng mga agencies na pwede ho nating tawagan para ho tayo ay makapag-report, mag-report po tayo kaagad, no? At kung hindi naman po tayo handy at the moment, no, na makatawag at makareport po sa mga agencies, tumakbo po tayo at humingi po ng tulong. Bilang dagdag proteksyon, maaari ding magdala ng mga self-defense items gaya ng pepper spray, personal alarms, whistles, o taser. At para formal na makapag-submit ng complaints, maaaring i-download ang form sa ltfrb.gov.ph/complaints at isubmit ito sa Public Assistance and Complaints Desk or PACD ng LTFRB. Kung ikaw naman ay makaramdam ng depresyon o mental health problems dahil sa naranasang pambabastos, mayroon ding healthy coping options. Ito yung magkoconnect ka sa mga mahal mo sa buhay, sa mga tao na naniniwala istorya mo, sa mga tao na may malasakit sa'yo. Kapag ikinwento mo kung ano yung pangyayari, hindi ka nila i-judge. Bagkos ikaw ay susuportahan pa nila emotionally. You have to learn how to acknowledge your feelings, mga extreme negative feelings. Mo. Acknowledge mo na dahil sa pambabastos na ginawa sa'yo, ikaw ay may karapatang malungkot, matakot at magalit. Hindi ka nag-iisa, kapamilya! Manatiling mapanuri at ligtas sa biyahe sa lahat ng oras. Ingat! Ang pag-produce ng tinatawag naming batch videos gaya ng mga napanood nyo ay isa lang sa task ng pagiging intern dito sa Patrol ng Pilipino. So, if you're up to the challenge, gaya ng nauna naming sabi, PM is the key. Kaya mo rin ba ang mga ginagawa nila? Water. Earth. Fire. Air. Long ago, in a faraway nation. Uy, rolling na, anong ginagawa mo? Sa nagdaang taon, 7 batches na ang nag-intern sa Patrol ng Pilipino. Bawat isa ay may angking galing at sipag. Pero balita ko, karamihan din sa amin, certified multitaskers. Para sa aming mga interns, every day is full of opportunities and surprises. Sa pag-research at paggawa ng article at caption, hindi lang kami nabibigyan ng opportunity. Na makatulong sa paghahatid ng impormasyon, nahasa rin namin ang aming mga writing skills. Nag-a-assist din kami sa TV Patrol Studio at field coverages. Sa pagkakataong ito, na-experience namin kung paano magtrabaho sa likod ng kamera. At napapabilang din kami sa mga naglalakihan at special events kagaya nito. Yung iba naman po ay... Nakakad tayo sa ivory carpet. And of course, nagkakaroon din kami ng opportunities na makita ang mga nagniningning na stars ng ABS-CBN. Pagdating naman sa pag-e-edit ng videos, hindi lang nito napapatalas ang editing skills namin, napalilitaw rin ito ang aming unique at creative ideas. Medyo challenging nga lang kapag same day edit. Pero kaya namin yan. Kevin! Okay na ba yung na-edit mo? Ay sir, di pa po. Wait lang. Dito sa Patrol ng Pilipino, desk duty means early duty. Dog na naman ako sa freezer. Good morning. Kape ka na? Minsan, napagtitimplahan pa kami. Part din ng task namin ng pag-monitor ng desk sa teleradyo serbisyo. Hindi lang kami nagiging updated, nakaka-contribute pa kami sa mga news stories na inilalabas sa ABS-CBN news platforms. O ito, sabi dito, hindi raw advisable uminom ng soft drinks, alak at kape ngayong mainit na panahon, ha?
And to wrap up our internship experience, nais din ng aming mga mentors na makapag-produce kami ng aming sariling content and videos. Wait lang, di ba ako tapos sa presentation ko eh? Uy, sa'yo, ng pizza! Simula conceptualizing, pitching, writing, shooting, at hanggang sa editing. Sinisiguro ng aming mga mentors na may proper guidance pa rin kami sa pag-produce ng mga storyang malapit sa aming mga puso. Nabibigyan din kami ng pagkakataong makapag-collaborate sa kapwa namin interns at ABS-CBN News reporters. Even after ng aming internship, tuloy-tuloy lang rin ang aming pagkatuto mula sa aming mga mentor. Bonus na lang din ang mga friendships na nabuo sa loob ng ilang buwan. At the end of every busy day, nalalagpasan namin ang anumang hamon sa tulong ng aming mentors at supportive batchmates. Lahat nagiging posible in the service of the Filipino. Uy, sino ba nang gumawa ng caption na ini-edit ko? Amaya na yan, rolling pa rin tayo. Ay, sorry, di balikat na Kami ang Patrol ng Filipino Interns! Anumang hamon, anumang anyo, kayang-kaya mong ituloy ang pagkukwento! Bye-bye! I-comment ang iyong mga natutunan sa playlist na ito. At huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at sundan kami sa aming social media pages. Dahil kung nasaan may kwento, naroon kami mga patrol ng Pilipino.